pala ang Palalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Fea Kilizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng mga sumisikat nating balita, rehistro sa BIFAD ng mga water refilling station sa Lalawigan pinatututukan. Mga estratehiya sa pagtanggap ng mga turista tinutukang paksa sa team building seminar. Sa PNP anniversary, tampok ang pagbibigay parangal sa mga naging katuwang sa programang pangkapayapaan. Mga programa sa seguridad ng pagkain inihayag ng NFA at PAGO. Sa pitak pangkalusugan, sobrang stress dahilan ng pagtaba at pagiging malilimutin. At tampok po namin sa edisyong ito ang pagdiriwang ng buwan ng wika ng Aurelio Arago National High School sa seryeng Dito, Kayo ang Bida ni Randy Digma. Sumisikat natin balita, pinakamabuting pag-ooperasyon ng isang negosyo ang dumaan sa legal na proseso upang magkaroon man ng monitoring ang mga konsernadong ahensya, walang pangamba na masita ito at magdoble pa ng gasto sa mga rekisitos dahil sa mga penalty. Ang mga ahensya naman ng pamahalaan, partikular ang mga obligasyon ay pangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayan. Tulad na lamang ng mga health sanitary inspector ng bawat bayan, inaatasan ngayong matamang i-monitor ang mga nag-ooperasyon ng negosyong water refilling station. May balita si Randy Digma. Mahalaga na makakuha ng permit mula sa Bureau of Foods and Drugs o BFAD at iba pang permit ang mga water refilling station operator sa Lalawigan para sa seguridad ng kalusugan ng mga mamamayang Mindoreño. Ito ang binigyan din kamakailan sa lingguhang pagpupulong ng mga hepe ng Kapitolyo sa pangunan ni Provincial Administrator Nelson B. Melgar matapos lumutang ang usapin ng bottled water na nagmamanufacture ng walang kaukulang lisensya. Medyo kasi nagpo-proliferate ang paggamit natin. Katulad nito, wala itong BIFAD license. Walang marking, ano? Now, in the light of the recent incidents doon sa ibang mga lugar about the food, ano? Yung mga pagkain niya na apparently licensed din. Now, anong precautions ang dapat natin gawin dito? Halimbawa, sa proliferation ng mga bottled waters without the necessary permit. After na August nga pa na ngayon, Tagalog na mo. May mga nagpangyayari kasi na nagkaroon ng food poisoning dun sa mga ilang pagkain na di umano as claimed. Nakatulad nung sinasabi ng mga may-ari, ay lisensyado naman sila. Now, sa lisensyados, kung lisensyado sila, now what happens, ano mangyayari doon sa mga nagkaroon ng food poisoning? Ngayon dito, marami kasing problema dito sa tubig kayo. May mga, ilang mga organisms na meron dito, na dito mismo, na tayo mismo, we are subjecting ourselves sa ganito po. Now, what would be ano ang precaution or precautionary measures na dapat gawin ng pamahalaang panlalawigan, especially dito sa mga requirements namin dito? Yun ang gusto kong isana matalakay, because hanggang wala itong BIFAD license, ay hindi tayo sigurado. It is only the BIFAD license that can siguro makakapagbigay sa atin ng sapat na nakaalaman para lumagay ang ating loob na walang panganib na maaaring idulot ang tubig na ganito. Ipinaliwanag ni DOH Region 4B Food and Drug Inspector Designate
Marife B. Tulio na nagsabing nararapat na magabit agad sa loob ng 24 na oras matapos masalina ng tubig ang mga disposable plastic bottle mula sa water refilling station upang matiyak na hindi ito makakaapekto sa kalusugan ng iinom dito. Ayon pa kay Tulio, mahalaga rin anya ang labeling ng isang bottled water kung saan makikita dito ang CFRR license at batch numbers, expiration date, manufacturing date at contact number ng manufacturer. Ipinaliwanag naman ni PHO Sanitary Engineer 3 Edward S. Badillo ang iba pang mahalagang impormasyon hinggil dito, kabilang ang pagkakaiba ng water refilling station sa nagmamanufacture ng bottled water. Ang facility po na refilling station, pag refilling station na po pinag-usapan, ay as refilling lamang, hindi pwede mag-bottle. Kung magbabattle po sila, yung facility nila may iba. Magkakameron po ng mga laboratory, ay laboratory sila ng sarili. Kasi po, kailangan dapat lahat ng mga lumalabas na tubig, kailangan po ay masasampol immediately. Ayan po ang pagkakaiba ng refilling station at saka yung bottle water. Kailangan po magamit natin ito ng 24 hours. Kaya po, ang sa bottle water po, ay kailangan po lahat, may mga number po yun eh, at saka hindi po ba. Kaya paglabas ng bottle water, talaga hindi isanin po yun. May sample lahat sila nakuha, pati yung lalagyan na buti, sinasample yun. Kasi po, ang sa stages ng refilling station, ang pampatay niya ng microbio ay ano lang po, ultraviolet sterilizer. Ano po, wala po siya residual. Kasi mas magaling pa nga po yun sa ating sa water district. Kasi po, may chlorine yun at may chlorine residual. Yun po residual, yun po pumapatay sa bacteria, sa microorganism. Kung bilang meron tayong mga containers na may microorganism, paglaki mo natin ng tubig, yun pong residual chlorine, yun po pumapatay. Pero dito po sa refill station, wala po nung ganung sistema. Ano po? Kaya po, pagka nag-battle tayo na yung bottle na pinaglagyan natin, yung medyo may microorganism, automatic po yun, after 24 hours, baka po, ano na yun, contaminated na. Dahil dito, nananawagan ang mga hepe ng Kapitolyo sa mga konsernadong ahensya, lalo na sa mga lokal na pamahalaan at sanitary inspector sa lalawigan, na anila'y kinakailangang revisahin ang mga kaukulang dokumento ng mga operators, lalo na ang pagkakaroon ng mga ito ng permit mula sa BFAD. Ang BFAD o ang kasalukuyang Food and Drugs Administration o FDA ang ahensyang nagpapatupad ng mga pulisiya para sa seguridad ng mga mamamayan sa pagkain at mga gamot. Panawagan din ng Management Committee ng Kapitolyo na alamin muna ang legalidad nito bago tangkilikin ang mga supplier na nagnenegosyo ng bottled water sa lalawigan. Let us call their attention na yung sanitation, yung aking pong narinig sa kanila, baka pwede nating ipadating. So LGU to LGU naman po yun, kasi wala tayong jurisdiction. Second point, sa public awareness, yung PIO naman natin nagtanong na kanina. So nakikita ko na malaki ang makocontribute niya sa pag-i-inform ng public. And we will also be tapping, of course, the CIO kasi kanila rin naman pong jurisdiction ito. And finally, dahil tayo affected dito and tayo ay isa sa mga nagko-complain, siguro mas maganda, let us not patronize those suppliers who are violating this. Sa ating po magsimula yan. So yung ating mga magsusupply na ganyan, siguraduhin na within 24 hours, yung talagang mga bottled water na ibibigay nila sa atin. Dahil tayo ang nagko-complain, so let us stick to what we are complaining about. Bunsod naman ang naging panawagan ng mga pasyenteng nadadala sa ospital na ang dahilan ng sakit ay may kaugnayan sa iniinom na tubig tulad ng sakit ng tiyan, pagtatae at iba pa. Inaasahan namang magiging maayos ang sistemang ito, lalo pa ngayong tumataas ang bilang ng mga nagnenegosyo nito sa buong lalawigan. Randy Digma, KPSF. Tunay ng papataas na ang antas ng turismo ng lalawigan. Dahilan na rin sa malaki na ang naging pagbabago nito.
kinakailangan na rin baguhin ang karakter ng mga Mindoreño sa pagtanggap ng mga turista. Ito ang pangunahing tinalakay ng panauhing tagapagsalita sa katatapos lamang ng Mancom Team Building Seminar kamakailan. Narito ang report. Dahil patuloy ang pag-unlad ng lalawigan ng Oriental Mindoro, kasabay ng pagsulpot ng tila mga kabuting malalaking resort at establishmento rito, kinakailangan ang mabuting pagharap at pagtanggap ng mga Mindoreño sa mga turista sa lalawigan. Ito ang binigyan diin ni Ginang Miriam Miravite ng Wage and Tripartite Productivity Board sa ginanap na Management Committee Team Building Seminar sa Laguna kamakailan. Ito po ang pitch namin sa amin, pero talaga po walang kasing ganda po yan ang Mindoro. Walang kasing ganda. Pero to Calera, did you know that you have more than 88 coves? Did you know that? Nagkalugat na namin. Of course, including the red light district, of which I don't know what it is. Anyway, nagkalugat na po namin Puerto Calera, napakita po. You have to give good support. Local government. Because if business is flourishing, you will flourish. Why? They will pay taxes. Alright? So if you have plenty flexion, plenty business, we can open more business, people will keep coming back. In the meantime, we're mandated by God, who is by the source of all, by the way, the source of all laws. He is mandating us to balance. In other words, the tourists will come, tatagsalin tayo, we have to be ready with our moral fibers. Kabilang sa mga kalahok sa naturang gawain, ang mga hepe ng iba't ibang tanggapan sa Kapitolyo, kasama ang punong lalawigan, Governor Alfonso V. Umali Jr. Sa naturang gawain, binigyang kamalayan ang mga kalahok hinggil sa kahalagahan ng makalidad na serbisyo ng isang lingkod bayan na nararapat ipagkaloob sa mga kliyente higit sa mga dumarayong bisita ng lalawigan. Kabilang dito ang pakikinig at pag-unawa sa mga kliyente, ang nararapat na pagiging pamilyar sa sunod-sunod na hakbang upang makumpleto at mapakinabangan ang isang serbisyo upang madaling matukoy kung saan nagkaroon ng pagkaantala sakaling hindi makarating sa dapat na benepisyaryo, ang paghingi ng paumanhin kasabay ng pagtatama sa nagawang pagkakamali at ang pagkakaroon ng masinop na pagpaplano upang magkaroon ng maayos at tuloy-tuloy na pagseserbisyo publiko. Sa pagharap sa mga kliyente at sa mga nagiging bisita sa lalawigan, itinuro ang tamang ekspresyon ng mukha, tamang pakikipag-usap, tamang pananamit at pisikal na presentasyon, ang epektibong pakikinig at pagsiguro na may pagkakaloob ang inaasahan ng kliyente. Maging ang mga isinagawang palaro at gawain ay nagbibigay din sa kahalagahan ng apat na C, ang communication o pakikipag-ugnayan, cooperation o pakikiisa sa mga gawain sa halip na pakikipagkompetensya, competence o maayos at epektibong paggawa upang matapos ang isang gawain, at commitment o pagkakaroon ng pananagutan na tapusin ang nasimulang gawain sa nakatakdang oras o petsa. At sa huling bahagi, ang pagkakaroon ng banding ng mga hepe sa pangungunan ng punong lalawigan para sa higit pang pagkakaisa at mabuting pagsasamahan. Nagbigay ng parangal sa mga umambag sa programang pangkapayapaan. Huwag po kayo maglilipat ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Kapitolyo para sa mamamayan.
lingid sa kaalaman ng lahat. Sa panahon ng tag-ulan, sila'y umaatake. Isang 100 milyong katao sa mundo ang nabibiktima kada taon. Sa bilang na ito, 20,000 katao ang namamatay. At 75% dito ay mula sa Asia. Maaring hindi mo alam, subalit isa itong banta sa seguridad ng kalusugan ng bawat pamayanan. Kailangan nating lumaban. Kailangan nating palakasin ang pwersa ng paglaban sa dengue. Sapagkat ang pagkalat ng dengue ay walang sinisino. Kung hindi mag-iingat, ikaw, ang iyong pamilya at maging ang iyong pamayanan ay maaaring maapektuhan. Kinakailangan ang pagkakaisa at pagkilos ng lahat ng sektor. Sa laban na ito, hindi tayo dapat magsawalang kibu lamang. Ito ang tamang panahon upang tayo'y sama-samang kumilos. Ang lahat ng kinakailangan at pamaraan upang labanan ang sakit na ito ay nararapat lamang pag-ibayuhin pa. Kaya marapat lamang nalaanan ng pondo ng pamahalaan ang paglaban sa dengue. Tumugon tayo sa panawagang ito sapagkat ang pagtugon mo ay isang responsibilidad. Kinakailangan na nating umaksyon ngayon! Nagbibigay parangal ang pamunuan ng Philippine National Police sa mga taong nakapag-aambag sa pagpapalaganap ng kapayapaan sa lalawigan. May report si Beverly Aguila. Binigyan parangal ng Philippine National Police sa pagdiriwang ng kanilang 114th na taong anibersaryo ng pagkakatatag ang mga naging katuwang ng kanilang ahensya sa pagpapatupad ng mga programang pangkapayapaan sa ginanap na seremonya sa Promi Maropa Camp Efigenio C. Navarro sa lungsod ng Calapan noong 24 ng Agosto. Isa sa mga pinarangalan bilang civilian awardee, si Vice Gobernador Yumerlito A. Dulor bilang pagkilala sa kanyang mga napanagumpayan sa pagiging chairperson ng Police Regional Office, Mimaropa Regional Advisory Council sa temang pambansang pulisya patuloy sa makabuluhang paglilingkod at makatarungang pagpapatupad ng batas, pinangasiwa ng gawain ng Pro 4B sa pamumuno ni Acting Regional Director, Pro 4B Police Chief Superintendent Dennis J. Peña at iba pang mga opisyal ng kapulisan sa rehiyon. Una na rito ang pagpapasinayan ng bagong gawang Camp Road at ang pagbabasbas at turnover ng 8 personnel carrier vehicles. Bilang panauhing pandangal sa okasyon, tinagubili na ni PNP Chief Police Director General Ricardo C. Marquez ang kanyang mga kapwa-pulis na pag-usayin ang pagbibigay ng tama at maayos na serbisyo ng pulisya sa mga komunidad sa bansa at kinilala ang pakikisa at kooperasyon ng mga mamamayan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa mga pamayanan. Knowing fully well that policing and making developing peaceful communities could not be done by ourselves alone. We need their support. We need their cooperation in developing peaceful neighborhoods and secure communities. Let us pound the streets. Let us pound our beats. Let us knock the door for complainants and witnesses so that we can prevent more crimes and we can solve more crimes, those that we fail to prevent. Alam kong makakaya natin gawin ito. I'd like to call each and every one of you to start showing the best side of the police. So hindi lang dapat tayo magaling sa panawagan ng ating trabaho, dapat maayos din tayo. Maliban kay Vice Gobernador Dulor, kinilala rin sa okasyon ng iba pang mga individual, unit, civilian at local government unit awardees mula sa iba't ibang panig ng rehiyon. Mula sa Oriental Mindoro, kabilang pa sa mga pinarangalan ng Calapan City Police Station bilang best unit with past and continuing notable accomplishment beyond the rating period. Oriental Mindoro Police Provincial Office bilang best unit with most number of firearms accounted for calendar year 2014 at ang pamahalang panlunsod ng Calapan bilang outstanding component city for calendar year.
Mahalaga na magkaroon ng kasiguruhan sa pagkain. Kaya naman ito ang tinututukan ng mga tanggapan ng National Food Authority at Provincial Agriculturist Office. Ito ang napag-alaman sa isinagawang press conference ng Capitol Press Corps, isang programang itinayo ng Administrasyong Umali na nagbibigay oportunidad sa mga ahensya ng pamahalaan na maipaalam ang mga programang ipinatutupad para sa mga mamamayan. Nagbabalita si Patty Montales. Ang maitaas ang produksyon ng mga pangunahing produktong agrikultural at matiyak na may sapat na supply ng mga ito ay isinisiguro ng Provincial Agriculture Office at National Food Authority. Ito ang binigyan diinin na Provincial Agriculturist Kristen M. Pine at NFA Assistant Provincial Manager Roger Lumpas sa pinakahuling buwan ng press conference ng Capitol Press Corps na pinamumunuan ni Board of Director Chairman Jerry J. Alcaide na ginanap noong 25 na Agosto sa Kapitolyo. Ayon kay Ginoong Lumpas, mandato ng NFA ang tiyakin na may sapat na supply ng bigas sa buong bansa at ito ay masigasig na ipinatutupad ng kanilang ahensya sa Oriental Mindoro. At gusto ko na rin po ipaalam na hindi po tumitingil ang NFA ng pamimili ng palay. At all times kami po ay past na nga lamang at hindi yung mag-respond ng mga farmers sa ating panawagan, magkaroon tayo ng buffer stock. Kasi ang ito ang napakaganda ko sana na during lean months, ang binibigay natin o ang ating binidispose o binibentang bigas ay local price. Pero sad to say na at this moment po ay puro imported rice po ang ating binibenta sapagkat yun po alamang ang available namin stock sa Pilipinas. Sa kabila po ng mga infotisminations namin, mga campaigns, mga incentives na pinag-uunawa sa kanila, ay hindi po magdala sila ng maraming porsyento, kahit bagay porsyento man lang, yung mga 5% man lang sana kami ng total production, napakalaki na po nun. Nakikita po namin sa kadahilan nila ay yung pagbabarong presyo na yung offer ng mga traders. Sino po ba namang magsasaka ang maghahamad ng mataas na ROI o return on investment? Ang amin pong buying price, ang support price ng gabihan ay 70 pesos per kilogram. Pero pag talaga mong nagkakaroon ng mataas na bilan, umaakot po as high as 21, 22, sometimes 23 pa po ang kuha ng traders ng mga private, ano po natin? Dry. Yung 17 po namin dry din. Doon nga po sa halagang 10 centavos, nagkakahilahan na ng pang-aakit. Sila-sila kahit mga kapatrader. Sa piliho namin 17, supposed to be 34, applying the rule of the two, the rule of thumb. Pero ang presyo po ng maraming bigas ay 25 lang. Malaking presyo po. Sa kabila nun, ay meron po po kami mga incentives na binibigay na yung offer. Halimbawa po, in addition doon sa ating buying price na 17 per kilogram, per kilo, nagdadagdag po tayo ng 20 centavos para po sa drying. When sold or delivered to us, not to you, may additional pa rin ng 20 centavos para sa transportation fund. At kung ang nagdadagdag po ay kooperatiba, may additional na 30 centavos, ang tawag po doon ay CDIF or Cooperative Development Incentive Fee. Bukod po doon, meron po kami yung tinatawag na FAIR program. Yung FAIR program po ay yung po total delivery ng isang kooperatiba for the year. Atin pong kukuhanin ang total na palay, halimbawa po, nagdala, halimbawa, isang example, halimbawa ay 1,000 kaban. Ito po ay kukumpitin natin na sa milling degree na 63%. Doon po sa recovery ng 63%, ang 1/4 po niyan or 25% ay pwede pong avail o mabili ng isang kooperatiba sa presyong tulad ng presyong ipinibigay namin sa retailer. Ibinahagi naman ni Ginang Pine ang mga mahalagang programa ng pago. Kaya mataas ang presyo, no? Ay dahil sa inilalabas din sa ating provincia.
dyan. Dahil tayo ngayon net exporter ng rice. Ngayon, paano natin i-address ang problema ito? Meron pa nga na-mention noon na ang nakakatikim na magandang bigas ay yung mga tagalabas. At yung naiiwan sa Mindoreño ay hindi magaganda, no? So, ang strategy na pwede natin gawin dyan ay i-enhance pa ang production ng ating talay, no? Pag tumaas ang production ng palay natin, mas lalaki po yung tsansa na tayo ay makatikim ng magagandang bigas, no? At hindi lang yun, hindi lang production, kundi yung pong quality ng rice na pinoproduce natin. Marami pong interventions na isinasagawa po ang Provincial Agriculture Office, katulong po ang Department of Agriculture, para po maiangat ang kalidad ng palay na napoproduce natin. Meron po dyang high quality seed distribution programs, kung saan we encourage yung utilization po ng high quality seeds like hybrid seeds and certified seeds instead of good seeds. Kasi po, sa itong nagdaang taon, medyo mababa po yung utilization natin ng certified seeds. Mataas-taas yung level o percentage ng good quality seeds. So, kinakailangan po na maiangat pa natin yung paggamit po ng mga farmers natin na magandang quality ng seeds. Para naman po makatikim tayo ng high quality rice. So, yun po, ang strategy po dyan is to increase production and also improve the quality of rice that we have in the province. Idinagdag pa ni Pine na noong 2014, nagkaroon ng pagtaas sa produksyon ng palay kaya nahirang na top 14 ang lalawigan at napabilang sa mga pinagkalooban na Agri Pinoy Rice Producers Award. Ipiniliwanag din ni Lumpas na kadalasan tumataas ang presyo ng bigas dahil sa maraming mamimili nito ang nagbebenta sa labas ng probinsya. Ang ganitong kalakaran ay hindi aniya masawata ng kanilang tanggapan dahil hindi ito bahagi ng kanilang mandato. Sa nakikitang hindi mabuting epekto ng rice harvester sa mga magsasaka, sinabi ni Pine na tinutugunan na ng pamahalaan ang ganitong suliranin. Idinagdag din ni Pine na kasalukuyan na nila pinaghahandaan ang magiging epekto ng El Nino sa lalawigan. Susunod! Sa pitak pang kalusugan, sobrang stress daw dahilan ng pagtaba at pagiging malilimutin. At tampok po namin sa edisyong ito ang pagdiriwang ng buwan ng wika ng Aurelio Arago National High School sa seryeng Dito, Kayo ang Bida ni Randy Digma. Tutok lang, magbabalik po ang KPSM makalipas lamang ang ilang paalala. Taon-taon, tumataas ang bilang ng mga nakakagat na mga asong pinapabayaan lamang ng mga may-ari na nakagala, mga asong maring may rabis. Subalit alam nyo bang hindi ipinanganak ang aso na may rabis? Magkakarabis lamang sila kapag nakagat sila ng asong may rabis. Dito, mahahawa ang inyong alaga at magkakarabis na rin sapagkat ang rabis ay isang mapanganib na sakit ng aso. At kapag nakakagat ito sa tao, may posibilidad na maghatid ito ng kamatayan. Ang MAXO ay Rabies Awareness Month. Simulan nating pababain ang mga nakakagat ng aso.
pangunahan natin ang pagiging responsible pet owners. Gawin natin ang tama ang pag-alaga sa kanila. Dahil kapag walang nakagala, walang makakagat. At kapag walang nakagat, walang rabies. Naaayon sa ating batas ang nakagat ng aso natin, pananagutan natin. Itali at huwag pag-alain ang alagang aso sa labas ng bakuran. Regular na pabakunahan ang inyong alagang aso taon-taon laban sa rabies at iba pang sakit. Alagaan sila ng tama. Bigyan ng bahay, pakainin at painumin ng tubig. Hindi pinanganak ang aso na may rabies. Kaya kung hindi sila nakagala, hindi sila makakagat at hindi sila makakagat. Maging responsable tayo tagapag-alaga para iwas sakit ng ulo. Tiyakin. Itali natin ang ating mga aso. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Provincial Veterinary Office at Office of the Governor, Communication and Public Relations Services Division. Sa ating pitak pangkalusugan, nakarinig na po ba kayo ng katwirang kaya raw tumataba dahil hiyang sa problema? Subalit, alam nyo bang napag-alaman ng KPSM na ang katwirang ito malapit nga pala sa katotohanan? Ngayong edisyong ito, ang ihatid naman namin sa inyo ay kaugnay ng naihatid namin sa inyong impormasyon noong nakaraang edisyon. Narito ang report. Sa nakaraang edisyon ng KPSM, sinasabing pangunahing sanhi ng paglaki ng bilbil ay ang pagdami ng nalilikhang cortisol, isang reseptor o tagatanggap ng mga taba na matatagpuan sa bahaging tiyan ng katawan. Pagdami ng nakakaing matataba, pagdami ng cortisol na nalilikha rito. Paglaki rin ang nalilikhang bilbil sa ating tiyan, lalo na kung tamad tayong gumalaw. Kaya naman naging trending ang bagong kasabihang galaw-galaw para di pumanaw. Pinakamalaking porsyento na nalilikha ang stress ay sa trabaho. Kaakibat kasi nito ang responsibilidad na nakaatang, nakasama at inaasahan sa tangang posisyon. Sa isang responsableng manggagawa, ninanais niya ang isang epektibo at epesyenteng pagsasagawa ng responsibilidad na kaakibat ng kanyang posisyon at nakaatang sa kanya upang masabing deserving, sapagkat kung hindi ito magagampanan ng naaayon sa inaasahan sa posisyong hinahawakan natin at mas nagagawa pa ng mas mababa sa atin ang dapat na tayo ang gumagawa, mahirap na tayong pagtiwalaan pang muli. Kabilang pa rin sa mga sitwasyong lumilikha ng stress ay ang mga alalahanin tulad ng pagkakautang na dapat bayaran, mga obligasyong bayarin, hindi magandang relasyon sa kapwa, problema sa kasapi ng pamilya, mga takot, hindi makatulog, sobrang pagod, mga problemang pangkalusugan at iba pa. Batay sa tala ng National Institute of Health, 70-75% ng dahilan ng pagpapatihin sa manggagamot ay nauugnay sa stress. Bunga nito, apektado ang pisikal, mental, emosyonal at behavioral o ugali. Sa pisikal, maliban sa sakit ng ulo, sakit sa balat, pagsama ng pakiramdam at hindi makatulog, ang isang sobrang stress ay nakararanas ng hirap sa pagtunaw ng kinain, dahilan kaya lumalaki ang tiyan. Sa mental, isa sa mga pangunahing nagiging epekto ng sobrang stress, lalo na sa trabaho, ang pagiging malilimutin at pagkakamali-mali o paulit-ulit na pagsasalita. Sa emosyonal, nagiging bunga nito ang pagiging magagalitin, maiyamutin, malimit mapaaway at depresyon. Samantalang sa gawi o palaging ginagawa, nagiging bunga nito ang walang ganang kumain, pag-abuso sa pag-inom o pagdodroga, irresponsableng pagmamaneho ng sasakyan at iba pa. Kapag tayo nai-stress, dumarami ang nalilikhang cortisol sa bahaging tiyan na tila humihigop ng mga taba at nai-stack sa ating katawan, partikular ang mga hindi natunaw na pagkain. Kapag sobra ang stress, nahihirapan ding mag-function ang thyroid sa katawan. Upang maiwasan o mabawasan ang stress, isa sa mga mabisang solusyon ang pag-ibo o pag-workout. Ang regular na pag-workout ay hindi lamang nakakaalis ng stress, kundi nakapagpapababa pa ng timbang at nakapagpapaganda ng ating katawan. Masayang ipagdiwang ang buwan ng wika kung makalilikha ng mga gawaing magtatampok sa pangunahing layuning nito. Ahikayatin ang ating mga kababayan na tangkilikin ang sariling atin, lalo na ang mahasa sa pagsasalita ng sariling wika. Panoorin natin ngayon ang hatid ng KPSM kung paano ipinagdiwang ng Aurelio Arago Memorial National High School sa seryeng
Dito, kayo ang bida. Dito, kayo ang bida. Kayo ang bida. Ang talk ang mga kwentong punong-puno na masaya ang pangyayari sa harap at likod ng camera. Dito, kayo ang bida. Dito, kayo ang bida. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga. Introducing mga bigating palabas tampok sa buwan ng Wika Celebration 2015. Ang dinayo natin, Aurelio Arago Memorial National High School sa Victoria at Dulangan Dos Elementary School sa Bako. O diba? Bongga! Wow! Bongga talaga dahil maraming naispatan ng ating camera. May patotoy, may panene, at pa baby boys and girls. What? Love it! Pero trivia muna tayo. Kuya Kim, paso! Ako pala. Huh? Alam niyo ba, nang Aurelio Arago ay buo ang suporta sa administrasyon ni Governor Boy Umali Jr.? Wow! Tataan! Opo, totoo yun. Yun o. Woohoo! Maraming maraming salamat po sa inyong pag-unawa, pag-suporta sa ganitong gawain po. At alam po namin na sa pamamagitan po nito ng KPSM na inyong pinapadala sa amin, ay malalaman ng buong lalawigan kung ano ang ginagawa ng Aurelio Arago sa kung paano ay binag-iwan ang buwan ng bigat. O diba? Bongga! Kaya huwag na nating patagalin pa. Roll na agad sa main event! Rampa dito, rampa doon, with matching bonggang costume ng mga lakan at lakambining Aurelians. Oh la la! O diba, mga gwapo at magaganda, bumida, at syempre pa, magpapakwela din. Pinagandaan talaga. I love it! Wow! Kaya naman oh, ang kanilang audience talaga namang nag-enjoy. Kahit init na init, okay lang daw. Masaya naman, kaya todo smile lang. Ang mga judges, opening pa lang, mukhang ginaganahan na. Wow! At ang hosts ng activity, you know, energetic din. Di nga, mukhang hindi naman. Nako, ang dahilan, nakita nilang special participation at bonggang appearance ni Madam Supnet, ang boss ng Filipino Department. I love it! Mamukay ba yun? Huh? Teka sandali. Ang susunod na palabas ay rated PG. What? Patnubay na magulang ikilangan. Heavy drama inyong matutunghayan. Roll VDR please. Wag po, day. Huh? Aray. Tama na. Kayo ha? Di na kayo nagtanda. Bakit ganito? Di nyo ako binili ng anti-dandruff shampoo. Bakit? Kabiling-bilinan ko pa naman. Ang kati. Wala na nga akong pera, ganyan pa kayo. Huh? Magkapag-inom na nga lang. Ay nako, sabi walang pera. Badyan kuya bad, ayaw ni bro niyan, magbati na kayo. Oh la la. Yan, ganyan. Yung nagsusuntukan, magbati na rin. At ganyan. I love it! Oh la la! Nathaniel, ikaw ba yan? Dahil sa'yo, lupa man ay langit na rin. Oh diba, ang daming palabas. Kaya nga lakan at lakambini, heto, at tuloy ang pagrampa sa iba't ibang kasuotang talaga namang bonggang-bongga. Ulala! Wow! Pakitang gilas din kanilang steps, kaya ang resulta ni Patotoy Este ni Tutoy, best dancers, you know? More! Wow! Let it go! Y
yung iba, oh. Tingnan nyo. Ay agawan po ng Mike si Panene at Patotoy, oh. Dito naman po tayo sa Sayaw Pamproduksyon. Bonggang bongga. Roll BTR, please. Wow! Pagod naman, pero ito po ang masaya, ang talent nila. Wow! May karate expert na Patotoy at Panene. What? What? Hey! Hey! Yeah! 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 Hey! Ito naman, nagpahabol. How sweet naman! Habulin ako, habulin ako. What? What? Po ang pang-finale ng Aurelians, ang totoong Patotoy at Panene. Roll VTR, please! Oh la la! Naku po! Teka, sandali, parang may mali. Nagbaligtad ang lakan at lakambine. Huh? Si babae, naging si lalaki at si lalaki, naging babae. Huh? Tingnan nyo, oh! What? Pero siyempre, ito ang masasabi ni Dr. Arnold bago kami lumipat sa bako sa mga chikiting na Patotoy at Panene sa kalang simple at maikling celebration ng buwan ng Wika 2015. Pangalan ng aking tuturo, Madam Yuri Rojas, kami ay nagpapasalamat sa ating punong lalawigan sa pagpapaunlak upang maidokumento ang aming gawain sa araw na ito. Dito ay binibigyan din ang kahalagahan ng ating wika para sa pagpapaunlad ng ating lalawigan, ng ating bayan at higit sa lahat ng ating bansa. So kaya po tayong mga Pilipino, ito ay isang paraan upang mahikayat tayong lahat, ang ating mga mag-aaral, ang ating mamayan, na pahalagahan at mahalin ang ating sarili. Silip lang tayo ng konti muna sa Dulangan Dos Elementary School na hindi rin nagpahuli sa kalang pagdiriwang. Yun o! Tampok naman sa kanila ang Ginoo at binibining wikang pambansa. Ang siste, laka dito, laka doon. Walang pagod na pagrampanin at pag-akyat sa stage. O diba? Mga magulang at guro, todo suporta. Masayang masaya sila. Ito po ang ebidensya. Wow! I love it! Nagkakaisa. Pero isa lang ang ating napansin dito, maliban sa pagiging simple at maayos sa pagdiriwang, bonggang-bonggang event at last na lang, Kuya Rene, anong sabi ni Madam Francesca Gonzalez? Sa katunayan po, taon-taon na ipinagdiriwang namin ang wikang pambansa bilang pagpapahalaga sa ating sariling wika para sa ganon ay magkaroon ng sapat na kaalaman ng mga bata tungkol sa pagpapahalaga sa ating wikang pambansa. Wow na wow, diba? Sulit na sulit sa haba ng ating episode ngayon. Siguro naman hindi kayo nainip, pero ang bottom line ng pagdiriwang, anuman ang anyo ng ating pagdiriwang ng buwan ng wika, ang mahalaga, marapat lamang na ito ay ating ipagbalaki saan man tayo magpunta. At wikang pambansa ay dapat lang na hindi natin makalimutan. Hanggang sa susunod na episode, sa ngalan ng buong news team, ako po si Randy Digman nagsasabing dito sa KPSM. Kayo ang bida! Ang samantala, panawagan pa rin namin dito sa KPSM kung kayo po ay may mga lumang larawan na maaari niyong iugnay sa kasaysayan ng Oriental Mindoro o bagong tayong resort na dinarayo na ngayon ng ating mga kababayan. O maaari rin naman bagong sariling likhang produkto na dito lamang matatagpuan sa Oriental Mindoro. Maaari po ninyo itong i-upload sa inyong Facebook at itag sa orientalmindoro-pio. Lagyan lamang po ito ng caption na nagpapakilala sa inyong larawan at lagyan din sa hulihan ang inyong pangalan at tirahan.
at maaari namin itong maisama sa gagawin naming photo exhibit simula Nobyembre 9 hanggang 15 dito sa Kapitolyo. Nadadayuhin ang mga magiging bisita ng ating lalawigan kaugnay pa rin ang pagdiriwang ng ika-65 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Oriental Mindoro. Deadline po ng aming pagtanggap sa inyong mga larawan ay sa Setyembre 31. Masayang makasama namin kayo sa ganitong gawain sa pag-upload nyo o direct ng pagbibigay ng inyong iaambag na larawan at mapipili namin para sa gawain ito. Maipapakilala pa namin ito hindi lamang sa ating mga kababayang Mindoreño, manapay sa mga magiging bisita ng ating lalawigan mula sa rehiyong Mimaropa sa darating na pagdiriwang ng 65th founding anniversary ng Oriental Mindoro. And a quote for the day, you can always see in other people whatever negative traits or character you are looking for, but seldom are those who find same traits within themselves. At yan po ang kalipunan ng mga balitang tinipo ng Provincial Information Office. Ngayon po, edisyon ito ng KPSM ay mapakikinggan na rin sa iba't ibang radio station sa lalawigan. Sa mga hindi naman nakapanood ng aming programa ngayon, i-type lang po sa YouTube ang Oriental Mindoro KPSM upang mapanood ang edisyong ito. At sa mga opinion at impormasyon na nais niyong ibahagi, maaari po kayo mag-log on sa aming Facebook account. I-type lang ang orientalmindoro.pio. Mayroon din po itong sariling website. I-type lang ang www.orientalmindoropio.ph. Ako po muli si Fea Crisan De Leon sa ngalan ng kapamilya ng KPSM. Ituloy-tuloy lang natin ang pag-uugnayan at pagtutulungan. At wala pong duda sa ating pagkakaisa, walang hindi makakaya. Sama-sama natin pagsikapang makamit ang mga pangarap na lalawigang ito para na rin sa higit pang pag-asenso ng Oriental Mindoro.